ano po ang basihan ninyo dun sa paghahati-hati nung sa kung paano paraan ano babayaran ng tubig at ang kuryente? Sa dami po ng tao. So dun yun na lang po kumbaga kinocompute yun. Eto na, harapan na. Ang dalawang ito, narito na po ang inirereklamong madada, reklamadora at mapagduda raw na sa mga paniningil ni Aling Rochelle. Tawagin po natin ang kanyang boarder na si Josie Yusay. Aling Josie, magandang araw po. Ano po ang basihan ninyo dun sa sinasabi po ninyong mataas po ang binabayaran ninyo dun sa kuryente? Ang akin lang po, gusto ko lang pong maliwanagan kung bakit yung piyos ay umiikot kahit walang nakasaksak. Kung yung mga binabayaran namin buwan-buwan, hindi po ako nagre-reklamo. Dahil umpisa pa lang, ang lalaki ng binabayaran namin. Oy, kung bakit kung tumagal kayo doon, dapat noon pa lang nireklamo nyo na yun. Mas marami pa po tayong sasagutin na tanong sa pagbabalik po ng face-to-face. Tutok lang mga kapatid. Face-to-face, mga kapatid, narinig na po natin kanina ang mga reklamo ni Aling Rochelle tungkol po sa kanyang reklamador na border. Ngayon naman po, alamin natin ang katotohanan naman kung totoo ba o hindi ang mga paratang laban kay Aling Josie. Ano po ba ang nirereklamo ninyo kay Rochelle? Yung submitter po umiikot kasi na kahit wala naman nakasaksak. Napansin ko lang po yan nung ngayong February. Opo. Tapos kasi ma'am, nung February, dumating yung bill namin. Magkano po? Maaga. Wala po, kumbaga, umpisa nung tumira kami doon, hindi siya nagpapakita ng bill. Kung hindi ako nagalit nung February, hindi pa ipinakita yon. Pumunta yung asawa niya sa akin, sabi niya sa akin, ate, tumaas na, tatasan ko yung singil ko ng kuryente. Bakit? Kasi dadalawa lang bahay ang gumagamit. Sabi niya, magkano ba yung ano? Sabi ko, magkano ba ang bill? Sabi niya, teka, kapong ganon. Asan yung ano, bill? Ay yung ano ng meral ko? Sabi niya, sandali ate, kukunin ko. Pinakita po sa inyo? Oo. Ano pong nakalagay doon at nakita ninyo? Luma ang ano, 1,352. Yan. Okay po. Oo. Ano pong paliwanag? Ano pong paliwanag sa inyo? Nakita kasi yung asawa po niya talaga ang kausap ko. Hindi naman siya eh. Okay. Oh. Pero hindi kasi so, kayo, napaka-salbahe mo. Tanda lang, huwag kang magsasabi ng salbahe ako. Isa na kami. Lera ko na kausap ako ng Diyos. Isa na kami. Yung binibitag mo sa kanya, binibig. Bakit ganun ka po? Bakit ganun itataas mo? Kung tutusin ka po. Magkano ay ilan ang ano appliances mo? Magkailan din ang appliances ko? Sabi ko ganon. Ay, ganon ang ano mo, ginagawa mo sa akin, sabi ko. Nag-isip ako, mami. Kasi itong listahan ko, tinitignan ko. Ngayon ko lang kasi nakita ng February. Bakit ang dami-dami? Bakit ang laki-laki yung mga ano ko? Mga binabayaran ko? Eh kung totoo anong mga buwan po bago nyo na naisip o na-realize na parang medyo mataas yung binabayaran? February, ma'am. Nung February lang ngayon. Ikaya ilang buwan yun ang nakatira doon? Bali, yung mga kasamaan ko kasi ma'am, nagsialisa na sila eh. Ako bakit na sila umalis? Tungkol sa ano ma'am, sa tubig, kuryente. Dahil mataas yung nireklamo rin si Rochelle. Oo, si nireklamo sila. Wala silang kayo. Kasi ma'am, gusto nilang magreklamo sa barangay. Hindi sila makapagreklamo dahil ang ano, tinatakot nila na kesura, marami silang kamag-anak sa barangay. Kaya nung nagkabarangayan kami sa ano ito, sa barangay, alam ko, kakampi siya eh. Bakit naman ako kakampihan doon kung kakampi? Alam ko, dahil ano ang sabi ni, ano, ano yung sabi ng investigador sa akin? Pati ang sabi niya, wala raw akong karapatan ano sa inyo, ikukulang ba daw kayo din sa bahay kayo? Bakit siya? Ano sinasabi mo, Rochelle, na salbahe siya? Oh. Yun. Dahil sabi po
mismo ng head officer, pag hindi ka tumigil, Aling Josie, ikukulong kita. Yan ang sinabi niya kasi ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon na sabihin na lahat ang gusto ko namang sabihin. Gusto niyo, kayo lang mo nagsasalita. Hindi ko sinasalita. Saan alam mo ba? Kaya sabi ko, nanahimik na ako. O sige, sabi ko, para matapos na. Ito na ang sasabihin ko sa inyo, Kako. Akong talo, kayo tapos, panalo. Tapos, plastic pala yung pagkamay niyo sa akin. Eh, siyempre! Kaya nga, nandito tayo eh. Nandito tayo. Bakit kayo umabot sa puntong nagkabati na pala kayo sa barangay, nagkasundo na, bakit ngayon sinasabi niyo na plastic lang yung pakikipagbati niyo? Oo, ma'am. Kasi kung tutusin, hindi naman siyang kaway ko eh. Ang kaway ko si Jojo, yung asawa niya, ni Jojo Cruz. Kung bakit siya sa hapon doon sa barangay. Dalo niya kami. Hindi naman siyang kaway. Naapektuhan siya sa anak ko sa ginagawa ko. Huwag kang umiyak! Huwag kang umiyak! Huwag kang magdrama! Bakit hindi ako umiyak? Pagbahit ka kami! Kalit ka! Ano mo yung ugali mo? Kalit ka sa ganayaw! Bungaw! Ikaw, salbahi ka! Hindi ka nagsasabi na... Anong ginagawa ko sa anak? Sandali lang po. Ano po itong sinasabing... Paano nasabing sinasabing bino... Ano? Sinasabotahe? Kayo po, nung mga dun sa barangay? Tama ba yung pagbibintang mo? Hindi kita binagbibintang. Ang akin lang, hindi ko masasagot. Galit ako sa inyo. Ayaw mo mag-iplasin. Ang sasalitahin kayo. Bakit yung sinasabot? Alam niyo kung bakit? Lahat na pinupahin ko. Lahat na pinupahin niya, nire-reklamo siya. Sandali lang, liniwanagin lang natin. Aling Josie, totoo po ba yun na nakausap ni Rochelle yung iba pang mga... tinirhan ninyo na pagka daw kayo po ay umaalis doon, sinisira niyo ang ilang kuryente. Mga gamit, sisa sumusulat daw kayo sa mga pader. At masasakit na meron daw pangyayari pa na meron daw kayong parang inilagay sa banyo at nagbara. Totoo po ba ito? Ay, hindi po totoo yan. Bakit ko aminin? Hindi naman, hindi ko naman sinabi. Alam mo naman, hahawakan ko yung kuryente. Hindi namatay na ako. Ano ako, tanga? Ay, bakit yung nga ginagawa? Hans, ano bang sabi ng mga sawsawero at sawsawero? Ano bang pakiramdam nila? Na kuryente na rin ba sila? Siyang amin. Ako, ang daming gusto nang magtanong dito. Ikaw naman, kuya. Sino ang tatanungin mo, kapatid? Si Aling Josie. Aling Josie, sabi, di ba sinasabi niyong inaabuso kayo ni Aling Rochelle? Eh bakit tayo yung umalis na lang doon para wala nang ano? Tapos na yung agad yun, ano ba? Oo nga naman! Magandang tanong yan. Dahil kung tutusin, sa dami ng mga umuupa doon, kami ang tumagal. Ay, hindi po! 8 months pa lang po sinawala pang 8 months. Pero pag ganyan ang ginagawa niya sa amin, naabot po doon. Na inabuso kami sa kuryente, tubig, siyempre, wala na kami pagbalik kasi yung asawa ko naman. Ano lang naman tarabaw yung asawa ko? Alam niyo sa iyong kuminarya lang. Balasubas po kayo. Balasubas kayo. Sharuhan, ano na ba ang boto ng ating mga sawsawero matapos marinig nila ang panig ni Aling Josie? Saan ba sila? Sa pula o sa puti? First round muna tayo. Sa pula ba tayo o sa puti? Taas na ang mga boto! Aba, parang hatea. Alam nyo mga kapatid, sa gulong ito, may magpapatunay naman na isa talagang reklamadora itong si Aling Josie. Alamin nga natin kung talaga bang may history ng pagiging madada mula mismo rin sa isa pa niyang dating kasera. Eto na, tawagin po natin si Aling Karing.